Coronada in Mindanao. And God moved in a great and mighty way. Thousands of people came to the Lord. You heard Bishop Pantoja talking about it earlier on. The blind saw. The lame walked. Deaf people were able to hear. The dumb were able to speak. Here in the Philippines, put your hands together for the Lord. Pastor Felix said in the morning that he was surprised to see people leaving their wheelchair behind and walking with their legs because of the power of the Lord. The man of God that was used is here with us. But before he comes off, I would like for us to watch a little bit of the video clip. Media department, please go ahead. That were sent to you tonight. Media department, you're not playing the right thing. We want you to play the testimonies that were sent to you. The testimonies. We are waiting on you, media department, the testimonies. As we continue to wait for the media department, I'm here to let you know that your miracle is coming tonight. I said your miracle is coming tonight. Your blessing is coming tonight.
The God of all possibilities will make every impossibility possible in your life in Jesus' name. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Turn to somebody and say, get ready. Tell somebody, get ready. Amen. All right, praise God. I learned that they are still downloading it. But this is the good news. That person couldn't walk without the stick, but now can walk without stick by the power of the living God. Put your hands together. All the people you see lining up were there to give testimony of the miracle working power of God in their lives. It's working. Jesus, stand.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, media department, can you pause it? Hallelujah, the light of Dios. I said, praise the Lord. In the hallelujah. Amen. Media department, can you pause it? Okay. Church, praise the Lord. Hallelujah. All right. This is not the official, authentic recording we want to show you. We realize this one that we are playing was recorded by just an individual person. When we get the authentic one, we play that to you. But from the little you have seen, you saw the crowd there. Many of them were there to give their testimony. When you see the real recording, you will appreciate it more. Like I said, the blind saw. When they gave their testimony, they were made to read, and they read very clearly. The deaf heard, and we spoke to their ears and asked them to repeat what was said, and they were able to say it. The dumb spoke by the power of the living God. Many, many people that had issue with paralysis were touched and healed by the power of the living God. Tonight, it is my honor to inform you and to be the one to introduce the speaker for the evening. He's a man that is completely sold out unto God. He's a man that gave his life to Christ 60 years ago. Here in the Philippines, when you are 60 years old, you are a senior. So he's a senior, a veteran in the army of the Lord. He started his ministry in 1973 with 15 people. Right now, the 15 people have grown into millions of people worldwide. Put your hands together for Jesus. As we speak, some said that his church is the third largest in the world. Some said is the fourth largest in the world. Whether third or fourth is not the issue. The issue is we have an apostle of our time. We have the Elijah of our time. We have the prophet of our time. We have a man of God being mightily used by God. Through his ministry, many, many ministries have been raised up. Many bishops, pastors, apostles in different parts of the world. Through his ministry, millions of souls have been converted. Within the last 3 years of the inception of GCK, about 1 million people have come to know the Lord. Put your hands together for Jesus. When Dr. Kumuyi ministers, it doesn't matter where you are in the world. As you'll be praying tonight, people in Hong Kong will be getting healed. People in Miami will be getting healed. People in Singapore, in South Korea, in Africa, in America will be getting healed. It has happened before because the power of the living God cannot be limited. Dr. Kumuyi is a seasoned minister of the gospel, an apostle to the call.
And tonight, he's here with us, here in Marikina Sports Complex, to be a blessing to you and to the nation of the Philippines. Before I bring him up, we are blessed to have with us also his wonderful wife, our mother in the Lord. And so I'll introduce her, and then I'll bring Daddy up. Mommy has been side by side with Daddy for years. Just like Daddy, she's never tired. She's ever ready. She's visionary. She's focused. She's determined and also being used by the Lord. Please join me to welcome our mother in the Lord, Mommy Esther Kumuyi. Welcome. God bless you. Welcome to the Philippines. The Lord be with you and bless you in Jesus' name. Thank you. Now. Somebody say now. Somebody say now. Somebody say now. I present to you the representative of God for your life, the man of God, the preacher of the gospel, Pastor Dr. William Kumuyi. Rise up to welcome with a round of applause. Thank you very much. Praise the Lord. As you are hearing me, I need to hear you. I said, praise the Lord. Tonight we're here because there is God in heaven who does all things well here on earth. And we're talking about him. We're not talking about me. We're not talking about anyone. We're talking about the God of all possibilities. And in your life tonight, he'll make all things possible. Let me hear a good amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang Diyos ng lahat ng posibilidad. Amen! Let's pray together. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you. Panginoon, salamat po. God, our Creator, we thank you. Diyos na manglilikha, pinupuri ka namin. Jesus, the Son of God. Panginoong Jesucristo na our Lord, Redeemer and Savior. Ang tagapagligtas at manunubos. We exalt you tonight. Itinataas ka namin ngayong gabi. Holy Ghost, the power banal of God. Espiritu, we welcome you here. Ikaw ay welcome sa lugar na ito. And we know tonight, hali kayo sa as we exalt Christ, itinataas ka namin sa as we exalt the Savior, itinataas namin ang as we exalt our healer, habang itinataas namin ang as we exalt our provider, ang Diyos na magbibigay ng lahat ng pangailangan. You will do wonders among your people. Makikita namin ang mga kababalaghan at himala the wonder of salvation, ang kaligtasan, the wonder of healing, ang pagpapagaling, the wonder of answered prayer, ang kasagutan sa lahat ng pangalangin. Do it tonight to the glory of your name. Purihin ang kaluwalhatian ng iyong pangalan. And for the blessing of your people. Sa harapan ng iyong mga tao. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Jesus' name sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody shout, Amen. At lahat ay sumigaw ng Amen. God bless you. You can sit down. Tonight, we're talking on the possibilities of God's unchanging power. Ngayon ay pag-uusapan natin ang walang imposible the sa hindi nagbabagong kapangyarihan ng Panginoon. Unfailing possibilities. Unfailing possibilities ang the, hindi nagbabagong posibilidad. The possibilities that never fail. Lahat ng posibilidad ay pwedeng mangyari. He did it in the past. He did it in the present. Sa ngayon. And he will do it for everyone that has a need over there today. At ito ngayon ay para sa lahat ng nangangailangan ng kasagutan ng pangalangin. It's the God who saves. Ang Diyos ang nagsabi. It's the God who heals. Ang Panginoon ang nagpapagaling. The God who delivers.
delivers from every oppression you may have. Ang Panginoon na nagpapagaling sa lahat ng opresyon ng masamang espiritu. Let me read the words of Jesus to you. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. In Matthew chapter 19. Sa Mateo kabanatang 19. Read it there in verse 26. Mag-umpisa sa 26. Remember, these are the words of Jesus. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. It's the truth, the life, and it's the way. Ang Panginoong Hesukristo ang katotohanan. Everything at ang he says is true. Ang lahat ng sinabi niya ay katotohanan. It was true at that time. Totoo ito nung nangyari. It is true at this time. Totoo ito sa panahong ito. It says in Matthew chapter 19 verse 26. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo na 19. But Jesus beheld them and said unto them. Sinabi ng Panginoon sa kanila. With men this is impossible. Sa mga tao ito ay imposible. But with God, all things are possible. Subalit sa Diyos, lahat ay posible. With men. Amen. Experts. Great men. Powerful men. Even those powerful men, they'll find this impossible. Ang lahat ng makapangyarihan, ang lahat ng mga tao dito, hatgas sa iba't mundo, lahat ay pwedeng mangyari ang posible. But he says, everything impossible with man is possible with God. Ang lahat na nagsasabi, imposible ito sa mga tao, subalit sa Diyos, lahat God, ay posible. All things are possible. Sa Diyos, lahat ay posible. Everything possible in your life. Lahat ay posible sa Diyos sa iyong buhay. Everything possible in your family. Ang Diyos ay ang lahat ay posible sa iyong pamilya. Everything possible in your situation. Posible sa lahat ng kalagayan ng buhay mo. For your heart, for your spirit, for your soul, for your mind, for your brain, for your body. Sa iyong katawan. Everything. Lahat. Everything. Lahat. Possible. Posible. For the sinner. Para sa isang makasalan. Everyone. Sa isang mananampalataya. When God comes upon your life. Ang Panginoon ay hihipuin ang iyong buhay. And when He takes hold of your life tonight, hihipuin ka ng Panginoon sa gabing ito. Everything you need. Lahat ng pangangailangan mo. Everything you desire. Lahat ng pangangailangan na tinanais mo. Everything you pray for. Lahat ng pinapanalangin mo. Every prayer here tonight, lahat God ng will sa ito, answer. Ay tutugunin ng ating Panginoon. Because with God, sa Diyos, all things, lahat, everything, lahat, possible, ay posible. That's why we're looking at the unfailing possibilities of God's unchanging power. Kaya ngayon ay papakinggan natin ang mensahe na walang hanggang, walang posibilidad, walang sa. How will it be done? How will it be done? Paano ito mangyayari? Angel tells us in Luke chapter 1. Sinasabi sa Lucas 1, reading from verse 34. Sinabi ni Maria, then said Mary unto the angel, how shall this be, since sin I know not a man? Paano mangyayari ito? Wala akong kilalang lalaki. How shall this be? Paano mangyayari ito? Because this is impossible, what the angel announced, that a virgin shall conceive. How will that happen, since I know not a man? Sinabi ni Maria, paano mangyayari ito? Ang sinabi ng anghel sa akin ay isang imposible. Wala akong kinikilalang lalaki. In verse 35, and the angel answered and said unto her, sinabi the Holy Ghost shall overshadow you. Come ang upon banal you, na Espiritu, overshadow you. Ang banal na Espiritu ay lililiman ka. And the power of the highest shall come upon you, overshadow you. Therefore, ay lililiman ka. Also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of the highest. Ang banal na ito ay papanganak at tatawagin siyang anak ng Diyos. Verse 36.
It says, behold, the cousin Elizabeth, she also received a son in her old age. Tatanggap din ng isang lalaking anak sa kanyang katandaang edad. Look at verse 37. In verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos, walang imposible. For the God of heaven, ang nothing ng langit, shall be impossible. Walang imposible. For the God, our creator, ang Diyos na manglilikha, nothing shall be impossible. Walang imposible sa kanya. For our God that works wonders, nothing shall be impossible. Ang Diyos nang gumagawa ng mga himala, walang imposible sa kanya. And as you come tonight, as you listen tonight, pag nakinig ka ngayong gabi, you understand that God will do all things in your life. Mauunawaan mo, ang Diyos ay gagawin, ang lahat ay magiging posible sa iyong buhay. Think about anything you want. Think about anything you are praying for. Isipin mo ang lahat ng nais mong ilapit sa kanya. Think about anything you desire. Ano man ang hingin mo sa kanya. Tonight is the night of the manifestation of the power of God. Ngayon ay ipapakita ng Diyos ang kanyang makapangyarihang paggawa. With God, nothing shall sabagkan be impossible. Sa Diyos, ang lahat ay posible. The unfailing possibilities of God's unchanging power. Ang walang hanggang posibilidad ang hindi nagbabagong kapangyarihan ng Panginoon. I'm talking about three things today. Tatlong bagay sa gabing ito. Number one is on salvation. Ang una ay tungkol sa pagliligtas. Number two is on healing. Ang pangalawa ay sa pagpapagaling. And number three is the performance of God in your life by a miracle. Ang pangatlo ay ang paggawa ng Diyos sa mahimalang bagay number sa iyong buhay. One, the generous promise of God to save. Ang una ay ang walang hanggang promesa o pangako ng Diyos sa pagliligtas. Generous promise of God. Ang generous na pangako ng ating Panginoon. So generous, He promises salvation for everyone all over the world. Ang lahat ng pangako ng Panginoon ay para sa ating lahat. Our God is not a stingy God. Ang Diyos ay hindi maramot. Our God is not a partial God. Ang Diyos ay hindi namimili. Our God is not a limited God. Hindi limitado ang Diyos. Because of that, is generous in His promises. Dahil doon, ang Diyos ay bukas loob sa kanyang mga pangako. The generous promise of God to save. Bukas palad ang Panginoon sa pagliligtas ng mga tao. Number two. Pangalawa. It's the genuine power of God that heals. Ang totoong kapangyarihan ng Diyos na magpapagaling. Genuine power. Totoong kapangyarihan. Not fake. Hindi peke. Not a counterfeit. Hindi ginaya lamang. Not superficial. Hindi pang mababaw lamang. The genuine power of God ito'y that tunay heals. Na kapangyarihan ng Diyos and na nagpapagaling. And when that genuine power heals you, nananalangin the healing remains. Nananalangin ako, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay pagalingin ka the sa gabi ito. The healing abides. Ang pagpapagaling ng Panginoon. Number three. Pangatlo. Is the gentle's perception of God in all sincerity. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, ang pagtangin ng mga tao the sa katotohanan ng ating Panginoon. Of God in all sincerity. Ano ang tingin ng mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon? Let's look at them one by one. Number one, the generous promise of God to save. Masagana, bukas palad, ang pangako ng Diyos na ililigtas tayo. In Isaiah chapter 45. Sa Isaiah 45. Reading there from verse 22. Mula talatang 22. Isaiah chapter 45 verse 22. Isaiah 45. Here God is talking. Here the Almighty is talking.
Hear the God of all possibility speaking to you directly. Ang Diyos mismo ang nagsasalita sa iyo. He says, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God and there is none else. Tignan ninyo ko. Ako ang Diyos sa lahat ng kalupaan, sa sangsinukob, wala nang iba. You see how generous the promise is. Ang pangako ng Panginoon ay, He says, all the ends of the earth. Sa buong mundo, sa buong sangsinukob. Anywhere you are on the map, anywhere you are on the globe, all the ends of the earth. Kahit sa ang lupalop ka man ng mundo at ng sangsinukob. Whatever problem you have. Ano man ang suliranin mo. Whatever setbacks you have. Ano man ang pinagdaraanan.